Thank you.
Okay, magandang tanghali. Tayo pala ay brownout. Yeah. Kaya akala natin ay tayo makagagamit ng ating projector. Pero hindi tayo pwedeng gumamit sapagkat tayo ay brownout. At least budit meron pang battery ang ating laptop. So okay, natutuwa na tayo na sa huling bahagi ng ating bahagi ng paglilingkod ngayong tanghali. Nasa bahagi tayo ng ating araw worship. At sapagkat ngayon ay brownout, mabuti na lang at meron tayong chargeable na sound system. At least magkakaunawaan at magkakaintindihan pa rin tayo. So, hindi tayo gagamit ng ating PowerPoint sapagkat tayo wala ang kuryente. Sige, magpatuloy na tayo. Ayan, tayo muna po'y manalangin. Sumo sa langit na Diyos sa tanghaling ito, kami po'y nagagalak sa karapatan ng pagsamba. Hinihiling po namin ang espesyal mong gabay sa pagugol namin ng mga sandali upang purihin ka at ituon ang aming isipan sa iyong salita upang mapakinggan ka namin. Hinihiling po namin ang espesyal mong gabay. Ipagkaloob ang pagkaunawa. Pagpuspusin kami ng banal na espiritu at sa kanyang pagpuspos magiging bahagi ng aming paglagong Kristiyano at ang aming buhay bilang mananampalataya ang iyong pabalita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung inyo pong sinusubaybayan mga minamahal na mga kabataan ang atin pong programa maging ang tema at ang mga paksa na nakalagay po sa ating program samantalang ang ating kabuuang tema ay Awaken. At nakatuon tayo sa ilang mga salita na nagsisimulang lahat ay sa letter R. Recover, Renew, Restore, and Revivify. Kagabi nagsimula tayo sa pinakang basic. At ang sabi natin, upang makapagsimula ang bagong buhay, Kristiyano, ito'y nagsisimula sa kamatayan. Una, naging posible ang panibagong buhay dahilan sa kamatayan ng ating Panginoon. Pangalawa, dapat ang ating dating pagkatao ay mamatay. At ngayong umaga o kanina sa ating pangalawang session ay ating naunawaan kung gaano napakahalaga ang gawain ng banal na espiritu upang tayo'y palakasin, tulungan at baguhin tayo sa ating dating pagkatao. At ating nakita, kagaya ng nakalagay sa ating tema, na ang banal na espiritu ang siyang babago ng ating mga pag-iisip at ng ating mga pagkatao at ng ating karakter. Sa ating pangatlong session, ang nakalagay dito ay Men Made Anew at nakalagay na Rekindle the Fire. Ipagpatawad natin na hindi natin magamit ang ating projector, pero gusto kong banggitin sa inyo ang ilang mahalagang bahagi. Una, iniwan ko kanina ang isang katanungan na papaano ba natin isesentro ang ating buhay sa ating Panginoon? Kapag ka ating binasa ang ating fundamental belief,
may ilang mga bagay na napakahalagang dapat nating gawin. At ang una na idinidiin ay kinakailangan natin para magpatuloy ang ating bagong kaisipan at makita ang pagbabago ng ating mga pagkatao at makitang bago na tayo, kinakailangan natin ng spiritual practices. Ano ba yung spiritual practices? Pagka ating binigyan ng simpleng pakahulugan, ang spiritual practices ay mga avenues, mga paraan kung papaano natin ilalagay ang ating mga sarili sa mga oras at sa mga lugar na kung saan masusustinan ng banal na espiritu at mababago ang ating buhay. Halimbawa, papaanong tayo ay makapapanatilik sa panibagong buhay kung nagpapatuloy naman tayong pumunta sa mga lugar na hindi dapat puntahan? Lalago ba tayong espiritual? Kung ang iyong mga kaibigan ay hindi mo kayang iwasan at sila ang nakaka-impluensa sa iyo sa negatibong paraan, magpapatuloy ba ang ating bagong buhay kay Kristo? Hindi, mabibigo tayo. Kaya ang tawag doon sa dapat nating kasanayan ay spiritual practices. Ang suggestion sa atin ng ating fundamental belief, number one, para magpatuloy ang bagong buhay kay Kristo at manatili kang bago at nababago araw-araw, ang unang dapat mangyari, mabuhay tayo na may diwa at nasa atin ang banal na espiritu. Sabi ng Biblia, huwag niyong tighatiin ang banal na espiritu. Papakinggan natin. Pangalawa, dapat tayo'y mabuhay ng buhay na may pag-ibig at pakikipagkaisa. Kasama sa pagsamba, kasama sa fellowship, kasama sa gawain ng Panginoon, kinakailangan natin ang buhay na iyon. Pangatlo, kinakailangan natin ang buhay na nagpapatuloy sa pag-aaral. Kasi ang sabi ng definition ng pagiging alagad ay hindi lang pagsunod kay Kristo, kundi nag-aaral ka kay Kristo, inaalam mo ang tungkol kay Kristo, inaalam mo ang kanyang turo, at ginagawa mo at ginagaya mo ang kanyang turo at maging ang kanyang asal. Yun ang sumunod. Kaya mag-aaral tayo. Pangatlo, kung yung pag-aaral ng kanyang salita ay katulad ng pagkain, ang pang-apat, kinakailangan natin ang buhay na nananalangin. Kinakailangan ng pagkain. Kinakailangan din ng paghinga. Kaya ba nating maghuminga ng 5 minuto? Siguro baka hindi kaya ano. So kung kinakailangan ng pagkain, kinakailangan tayo hihinga. At ang hininga ng ating kaluluwa ay ang panalangin. So yun yung kasunod na kinakailangan natin. Pagkatapos, dapat mahayag ang ating bunga ng espiritu. Kaya dapat makita ang ating pag-uugali. At hindi lang yon, araw-araw tayong lahat ay involved sa tinatawag nating spiritual battle. Inyo bang nabasa yung aklat ng Efeso chapter 6 na kalagay doon na ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at hindi sa dugo, kundi saan? Sa Espiritu. Kaya kinakailangan ating makipagbaka, mananagumpay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang huli, sa 7 bagay na binabanggit ng ating fundamental belief na mga avenues para tayo manatiling nababago at lumalago, kinakailangan ng pagsamba, ang pagsaksi at ang pamumuhay na may pag-asa. Ngayong umaga, iiwahan natin ang mga paksang iyan at dadako tayo sa kasunod. Ngayong tayo'y nabago, kagaya ng ating tema na ang sabi ay, men made anew and rekindled the fire, ano naman ang dapat makita sa ating buhay? Gusto kong malaman natin ngayong umaga ang inyong pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan bilang kayo ay alagad ng ating Panginoon. Ngayong tayo alagad na ng ating Panginoon, papaano ba tayo makikilala? Hindi ko alam kung narinig nyo yung pangalang Alexander the Great. Sino nakarinig na ng pangalang Alexander the Great? Si Alexander the Great, ilang mga daang taon na ang nakalilipas bago dumating pa ang ating Panginoon, actually, ay dumating galing sa Macedonia. Kanyang nilupig ang daigdig ng Mediterranean at siya'y naging isang matagumpay na general. Isang araw, merong dumating na report sa kanya. Alam niyo kung ano yung report? Ang sabi ng report sa kanya, Sir, hindi ba niyo alam na meron kayong isang kawal
na nagpapatuloy na ang kanyang asal ay hindi nakakatuwa. Kung kayo ang general at sabihin sa inyong meron kayong isang sundalong ang ugali ay kakaiba at hindi maganda, anong inyong gagawin? Anong gagawin nyo? Mabuti na lang hindi tinanggal. Ang sabi ng general na ito, tawagin ang kawal na iyan. Uy, tinawag. Pagkahating sa harapan ni Alexander the Great, alam mo ang tanong ni Alexander the Great? Kadete, anong pangalan mo? Ano kaya ang pangalan ng kadete? Ang nakalulungkot, ang pangalan ng kadete ay Alexander din. Kapangalan ni Alexander the Great. Ang sabi ni Alexander the Great, kawal, baguhin mo ang asal mo o baguhin mo ang pangalan mo? Bakit? Ba't yun ang tanong? Ikapangalan kita, ang palpak naman ng ugali mo. Paano yan? Kaya sabi ni Alexander the Great, baguhin mo ang pangalan mo o baguhin mo ang ugali mo. Alin kaya ang dahat baguhin? Ha? Hindi ko alam, sabi ng kwento, hindi alam kung anong nabago. Ha? Sa sundalo. Pero mga minamahal na mga kapatid, ito ang tanong ko sa inyo ngayong umaga. Anong tawag sa inyo? Anong tawag sa atin? Kristiyano. Nakakabit sa pangalan ninyo at sa pangalan ko ang pangalan ni Kristo. Ang magandang balita, ipinuprovide ng langit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu para tayo'y lumakad ng panibago na may sigla at may ningas. Pero kung hindi tayo magpapatuloy na hayaang baguhin tayo ng banal na Espiritu, baguhin niyo ang pangalan niyo. O kaya'y baguhin ang ugali natin pagkatao. Salamat sa Panginoon. Binabago niya ang pangalan natin at binabago ang ating pagkatao. Inyo bang naalala yung ating mga talata? Sa puntong ito, balikan natin yung mga talata na nakalagay sa ating tema. Ang sabi, sa pangalan ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, yung po yung nakalagay sa Ephesians 4:17 to 24. Ang sabi, huwag kayong magpatuloy ng buhay na katulad ng mga taong hindi nananampalataya. Anong gagawin? Sila'y nagpapatuloy daw sa kasamaan. Tayo'y maging iba na katulad ng ating natutunan kay Kristo, yun ang dapat nating maging buhay ngayon. Mababa yung ating mga talata. Basahin na lang ninyo yung Ephesians 4:17 to 24. Ngayon, in summary, ang sabi sa atin, sa kay Kristo, bawat isa sa atin ay bagong buhay at kung tayo'y bagong buhay, meron tayong bagong pagkakakilanlan. Ha? Tinan mo yung mga doktor. Nung hindi pa doktor, ano ang tawag? Kung ang pangalan halimbawa ay Lito, ay di Lito. O yun nung maging doktor na, anong tawag? Doktor Lito. Uy, parang mas magandang pakinggan. Ano? Hindi naman kayo pwedeng tawagin doktor kung hindi kayo doktor. Ano? Ha? Ibig sabihin, hindi rin kayo dapat tawagin Kristiyano at hindi tayo karapat dapat tawagin alagad ni Kristo kung ang asal at ginagawa at aral at ugali natin ay hindi katulad nung ating ipinagmamalaking Kristo. Hindi mo kayang ipagmalaki ang pangalang Kristo kung hindi mo naman kayang ipakita sa iyong gawa. Yun ang punto. Kaya ngayon, ang sabi sa atin, in Jesus, each of us is a new person. You have a new identity in Jesus. At tulad ni Alexander the Great, ang sabi niya sa kanyang kawal, baguhin mo ang ugali mo para maging karapat dapat kang tawaging Alexander at kawal ko. Sabi ng Panginoon, karapat dapat ka dapat maging kawal ko. Tinulungan kita, andyan ang banal na Espiritu, ipakita mo. Ngayon, tingnan natin. Sa mga talatang aking binanggit, Ephesians chapter 4, 17 to 25 o 24, may ilang mga bagay na ipinapakilala at areas na dapat nating maipakita at mabago ang ating pagkatao doon para makita si Kristo. Number one, okay, ang unang talata ay babasahin ko yung 4:25. Ang sabi ng Ephesians 4:25, so you must stop telling lies. Ano raw? Dapat tayo'y tumigil sa pagsasabi ng
Sino sa atin ang hindi marunong magsinungaling? Ha? Isang araw mayroong pastor. Ay, yung pastor, nakakita ng mga kabataang nagkakalipunpun, yung mga binata, binatilyo. Kakatipon-tipon. Yan. At nakita ngayon niya, no, nung pinistro, na yung mga bata, ay yung mga kabata, ay pinapalibutan yung aso. Sabi ng pastor, "Hey guys, anong ginagawa nyo?" Sabi nung isa, nagsinungaling, "Kami po yung nagkakatuwaan din eh. At sa amin pong pagkakatuwaan dito, kung sino po ang pinakahambog sa amin, ay kanya na po ang aso." Boy, maganda ano. Alam mo ang sabi nung ano, alam mo ang sabi nung ministro? Alam niyo mga bata, nung ako'y kasing edad niyo, hindi ako marunong magsinungaling. Sabi nung pastor, alam mong sabi nung isa, "Ay iyon na ho ang aso." Iyon na ho ang aso. Bakit ganun? Dahil sa pala ang ano, number mong sinungaling. Ano ang punto? Ano yung punto? Ang punto, sabi ng ating Panginoon sa Sulat ni San Pablo, "So you must stop telling lies." Ang sabi ng kasunod, "Tell each other the truth, because we all belong to each other in the same body, because we are the body of Jesus Christ." Ano raw? Tingnan natin yung dalawang salitang magka-contrast. Ano yung dalawang salitang magka-contrast? Magka-contradict. Lies and truth. Sino ba yung ama ng sinungaling? Ay, kaliwanag ng Biblia. Ano? Sabi ng Biblia, ha? Pag ating titingnan ang sinasabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang Diablo na ano raw? Siya'y mamamatay simula pa nung unang panahon. At siya'y ano? Ama ng kasinungalingan. Pag tayo nagsisinungaling, meron tayong tatay. Anak tayo ng tatay natin. Sino yung ating tatay? Ay kaya pala ang sabi ng Panginoon, eh huwag na tayong magsinungaling. Kasi ang sabi din ng John 14:6, kung yung aking binasa kanina ay John 8:44, ang sabi naman ng John 14:6, sino naman ang katotohanan? "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." Sinong katotohanan? Si Kristo ang katotohanan, nasa Kanya ang katotohanan. Ngayong tayo'y namatay na kay Kristo at ang banal na Espiritu'y gumagawa, sabi ng ating sulat na ating binasa, tigil na ang pagsisinungaling. Tigil na muna, hindi na muna at hindi na yan kinakailangan sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, siya ang daan ng katotohanan at siya ang ating buhay. Patuloy tayo mga minamahal na mga kabataan. Ang sabi sa atin sa bahaging ito, gusto kong i-illustrate. Merong isang bata sa tabi ng dagat. Parang dito ano, merong kaninang mga naligo na ano, sino yung mga naligo na kanina? Oo, wala naman, walang natango. Lahat ay nailing. Merong mga naligo na kanina eh. Ha? Kita ko nabasa na, hindi na nakatiis. Merong isang bata, maliit na bata, na naka-swimming trunks. Samantalang sa tabi ng dagat yung bata, meron namang isang babae na, ano bang tawag doon? Sunbathing ba o sunbathing? Ano bang tawag doon? Yung nagpapainit. Sunbathing. Ayan, naroon nakasainitan. Ay, in-approach ng bata. Ang sabi ng bata ay gana rin. Meron siyang ilang katanungan. Tingnan natin yung conversation. Tama-tama. Yung, nakita natin. Tingnan natin yung conversation. Yan, thanks kay Sir Win. Tingnan natin kung tayo magkakakitaan dito. Yun, yun, magkakakitaan din ano. Yan. Sabi ng bata, nung little lad, meron siyang mga tanong. Tingnan natin yung mga tanong. Yan. Sabi ng little lad sa kanyang tanong, "Naniniwala ka ba sa Diyos?" Sabi doon sa babaeng nagpapaaraw, nagpapainit. Sabi nung babae, oo, ay bakit? Sabi uli ng tanong, sa halip na sagutin, "Pupunta ka ba ng church tuwing Linggo?" Ano mo ang sagot? Sabi niya, oo, napunta. Napunta rin nga ba tayo ng Linggo? Ah, hindi, pag Sabado ay ano. Baguhin ka natin yung tanong. Ha? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Oo daw.
Napunta ba kayo ng Diyos pag Sabado, regular? Opo daw. Opo daw. Bumabasa ba kayo ng Biblia at nananalangin araw-araw? Opo. Opo din, ang sagot. Eh, bakit? Sabi uli ng bata, sapagkat sinanong sinagot siya ng young lady, nang oo, yung bata ay biglang parang na-relax. Ay, salamat. At pagkatapos ay, sabi ng bata, pwede po bang iwan ko sa iyo ang aking mga gamit para ako'y nakapaligo? Sa inyong palagay, tama ang tanong ng bata? Ha? Alam niyo mga minamahal kong mga kabataan, in search of a trustworthy person, the little boy knew the right question to ask. Naalala ko tuloy yung aking binasang aklat. Sabi dun sa kwento, mayroong ganito. May magkaibigan. Alam niyo yung magkaibigan? Yung Muslim at saka yung Kristiyano. Atin-atin lang ito ah. Ito na may hindi chismis, na pag-uusapan lang, walang labis, walang kulang. Sabi nung ano ng Muslim, friends, pwede bang sa isang Friday ay sumama ka dun sa aming mosque, tayo sasamba? Mag-observa ka dun sa aming pagsamba, sabi ng Muslim. Sabi nung Kristiyano, eh friend, baka naman hindi ko alam ang gagawin dun sa inyong mosque. Baka ako'y maging kahiyaya. Eh ang sabi nung Muslim, dali lang friend. Basta pagkahating dun sa pinto ng aming mosque, kung anong aking gagawin, gagayahin mo lang. Dumating ang Friday. Pagdating dun sa may pinto ng mosque, anong gagawin? Uy, tinanggal ang sapatos. Tinanggal ang bijas. Sabi nung Kristiyano, friend, ba't iniiwan mo yung sapatos? Baka mawala. Ay, hindi, friend. Pag iniwan natin dyan ang ating mga gamit, pagpasok natin, iniwan natin dyan, paglabas natin, asan ang ating gamit? O, andun pa rin. Ay, tinagkasundo. Kumasok. Nagsamba dun sa loob ng mosque. At pagkatapos lumabas, paglabas, nasaan kaya ang mga sapatos at saka ang gamit? Nadun pa rin. Nadun pa rin. Pagkalipas ng ilang linggo, sabi ng Kristiyano, friend, sumama ka rin sa amin, mag-usurba ka rin sa amin, church ng pagsamba. Uy, nagkasundo! At pagkating, bago dumating, ang sabi ng Muslim, ay friend, baka hindi ko rin alam. Ano bang gagawin doon? Hindi. Madali lang. Kung anong ginawa natin doon, na ako'y gumaya sa iyo, gagayahin mo rin lang ako. Magbihis, pumunta ng church, mabuti na lamang at linggo, hindi Sabado. Tiyak hindi tayo yun. Ngayon, pagkating sa pinto, hinawakan yung kaibigan, yung kaibigan Kristiyano, tika, ba't dinititso ka na kaagad? Ay di ba't siyang loob niya'y banal? Kasi yan ay bahay ng sambahan. Ay oo nga, banal yan lugar na pagsambayan ay lugar ng sambahan ay. Ay ang sabi ng Muslim, ay kung yung banal, tanggalin natin ang ating mga sapatos. Alam mo ang sabi ng Kristiyano, wag na at baka mawala. Anong ibig sabihin? Ibig bang sabihin yung mga sumasamba ron pag linggo nangunguha ng sapatos? Sad to say minsan, mahirap makasumpong ng mga taong mapagkakatiwalaan at kahit minsan ay mga Kristiyano, naroon yung problema na tayo'y magaling magsinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Kahit nga simbahan minsan nawawala ang cellphone, naiwan lang. Diba? Nakakalungkot kaya sa aking pagiging pastor, minsan ay merong mga AY gatherings ay yung daw pong nawalang cellphone, ay yung iPhone 9, yung daw pong iPhone 5, hindi na kinuha sapagkat luma na. Kasi meron ganung mga cellphone eh, pero pag yung mga iPhone 10, ay, delikado, So ngayon, ano ang ibig sabihin? Kaya tama ang sabi ni San Pablo, ngayong tayo'y binago na at na kay Kristo na, ang unang diin ang sabi, mga bago daw, ano ang ating unang babaguhin? Ang sabi sa atin, ang ating unang dapat mabago sa ating buhay Kristiyano ay ang ating morality at yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya ang ating pagsisinungaling, ang sabi niya ay ating itigil na mga minamahal na mga kapatid. Next, bako tayo sa kasunod. Ayan. So ang sabi sa atin sa kasunod, in the book na ang title daw ay The Day America Told the Truth, ang sabi sa atin,
pinapayasang ayon sa report na 91% ng sinurvey sa Amerika ay mga nagsisinungaling. At yung daw siyam ay mas tiyak na nagsisinungaling dahil hindi umamin ng totoo. Nakuha niyo yung point? Huh? 91% yung umamin, ay yung siyam, hindi umamin. Sinungaling din sila. Nakuha niyo yung point? So ngayon, hinggil dito mga minamahal na kapatid, tanggapin natin ang totoo. Pero ang sabi ng Biblia, ngayong tayo'y na kay Kristo na, idinidiin sa atin na ang Panginoon ay aayaw niya ang sinungaling na mga nabi. Siya'y nalulugod sa mga taong nagsasabi ng katotohanan. Ano nga yung mga dato bago kay Kristo? Our morality. Bago tayo sa pangalawa. Ano yan? Sino sa atin dito ang hindi nakakaranas na sumpungin? May mga kabataang sumpungin, ano? Sumpungin, baltikin, tupakin, ano pang tawag natin? May tupak na naman ika itong isang ito, hindi ko maintindihan. Ito ika'y sala sa init, sala sa lamig. Ha? May toyo, hindi ko maintindihan, ano? May toyo. Hindi ko lang kung meron din may suka, hindi ko alam, delikado na kung may suka na, ano? Baka'y ginisa na o kay adobo. Meron ganyan na yan, ano? Aminin natin sa hindi, minsan ay ito ang ating problema kay Kristo. Dapat mga bago tayo, kasama na ang ating mga sumpong, mga baltik, mga saltik, mga toyo, at kung ano pa. Bahala na kayo. Ha? Oh, aminin natin yan. Hindi lang napansin ng isa, nagtampo na. Ha? Nagkataon lang na yung kanyang kasaysay inisnab, hindi na rin sumimba. Nakakalungkot. Ha? E meron ganun mga kabataan. Pag may mga gatherings, ako ikay sasama pagkat ikay maraming maganda ikay doon. Baka ikay meron akong magustuhan. Kaya ang unang target ay, dapat ikay makakuha ako ng mga cellphone number. Ako, maganda din naman ano. Parang ayos din. Parang ayos, parang hindi. Wala namang masama ano. Wala namang masama magkaroon ng kaibigan, kakilala. Wala rin masama manligaw. Ay kaya lang. Bahala na kayo. Tuloy tayo. Ang ating mood. At ang sabi sa atin mga minamahal na mga kapatid, ito raw ang isang halimbawa. Marami sa atin na ang ating problema ay ang ating mga issue at usapin ng ng ating anger. Yung dalawang ating problema minsan mga kapatid. Ang sabi ng mga ilang trivia, pag-alang mga tayo ng kaunti, there are 445 uses of the word anger in the Old Testament. Uy, marami pala. Sa Old Testament pala ay binabanggit ang tungkol sa mga pagkagalit at binanggit daw ng 455 ang salita tungkol sa anger. At ang sabi pa, yung 375 ng salitang nagalit o galit ay ang sabi ay 375 of them refer to God's anger. Magagalit pala ang Diyos. Magalit na ang ating Panginoon, naalala nyo? Itinumba na ang mga lamesa at yung mga kalag, yung mga doon sa templo, anong ginawa? Kanyang itinumba ang mga table. O nagalit, di ba? Nakalagay sa Biblia yun. At ang sabi sa atin, and the New Testament, Jesus itself, ang sabi ay, Jesus is frequently angered. So ngayon, before some of his greatest miracles, scripture indicates that he was filled with indignation. Yung po binabanggit sa atin. Ay, salamat sa Lord. Ayan. At talagang tayo't natulungan na maging kaayos ang ating ano. So ngayon, getting angry isn't simple. Yung palang tayo mainis, yun naman pala hindi kasalanan. Nahiniwala ba kayo? Nagalit nga ang ating Panginoon. Kaya palang sabi ng Biblia, magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. Naalala niyo? Ang problema din ay ganari. Ang ibig sabihin niyan, mga kabataan, ha? Getting angry is not isn't simple. How we handle our anger can be. So it's important that we learn to tame. Dapat daw nating malaman kung paano paaamuin ang ating mga self-control. Dahil minsan, kaunting bagay lang tayo'y naiiyamot at pag naiiyamot, ano ang lumalabas din eh?
Ha? Huwag na tayong gumaya kay Presidente. Kanya lang yun. Ha? Nakalang gumaya sa kanya, mga minamahal ko, ha? Kahit tayo maiyamot, ha? Kasi yung naiyamot, yun ay bahagi ng ating normal na mga feelings. Kaya lang, ang problema natin, ang nais ng Panginoon makontrol natin kahit yung ating emosyon, dahil ang totoo, habang nabubuhay tayo sa lupang ito, na narito ang presensya ng kasalanan, at ang kasalanan may kapangyarihan na doon nga tayo pinalalaya ng ating Panginoon, pag-aralan natin makontrol ang ating emosyon. Kaya kahit nagalit ka, nahandal mo ng maayos, ay walang problema, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi dito, ha? And express, ipahayag mo ang iyong anger in healthy, respectful ways. Sa halip na iyong murahin, nag-intay ka ng panahon, sinabi mong, kapatid, ako'y nagalit sa iyo. Galit na galit ako sa iyo, pero hindi kita pinatay. Kasi ang sabi ng Biblia, pag ikay nagalit, nagsabi kang ikay, ano nga sabi? Tanga. Raka. Ay ang tawag doon? Pagpatay. Yung pahitang sahitan mo ng sakit ang tao, pagpatay na iyon, ang sabi ng Biblia. Kaya ang sabi, para wag tayong magkasala, be sure to stop being angry before the end of the day. Do not give the devil a way to defeat you. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay muling managumpay sa atin, sa ibang salita. Ha? Don't let your anger fester and grow. When we let our anger go unresolved, we give the devil a place to work in our hearts and relationship. Number three. Ano nga yung una? Morality. May tulong ang Panginoon. Ano yung pangalawa? Mood. At ang ating ginawang halimbawa ay ang ating money. Puro M yan. Morality. Mood. Money. Uy, money. Oy, pastor, excuse kami dyan. Excuse ba tayo dito? Ilang sa inyo ang graduating? Ilang sa inyo ang malapit na mag-graduate? Uy, may graduating dito. Intindihan na natin mamaya yan. Ang sabi dito, sa patuloy na talata ng Ephesians chapter 4, you are a thief. Tayo daw ay thief. Kaya ang payo, anong payo sa mga thief? Quit stealing. Instead, use your hands for good hard work and then give generously to others in need. Uy, parang mahirap yun. Pastor, hindi kami ere. Hindi kami pwedeng magbigay dahil kami wala. Isa nga, ano? Pwede ka ba magbigay ng lima kung ang meron kay dalawa lang? Ay, hindi rin naroon, ano? Para ka makabigay ng lima, ilan dapat meron ka? At least, ano? O, ano naman, naroon natin sa inyo, ano? Hindi mo naman kalang ibigay lahat. Pero ating intindihin ng talata. Okay. Sabi dito, may dalawang mga pananahing prinsipyong itinuturo si San Pablo sa mga taong nakay Kristo tungkol sa talatang ito. Number one, papaano kayo nagkakaroon ng pera at magkakaroon at magkakamit ng pera? Kay nanay. Kay nanay daw. Kay mama. Tama ba yun? Kay mama? Oh, hindi kay mama. Kay papa. Ay, hindi rin kay mama at kay papa. Kay ate. Oh, yun na. Walang kawala. Ay, hindi rin kay ate. Kanino? Kay kuya. Eh, kaya lang, pag nagsasabi ng pera, ano ang sabi? Dati daw, nung panahong ang mga magulang ay hindi pa nag-aaral, ang sabi daw ng mga estudyante, nanay, pabili naman ng, pahingi naman ng pambili ng sentence at saka ng adjective at saka ng verb. Eh, ngayon, hindi na uso yun eh. Paano ba ngayon? Huwag ang atin munang pag-usapan yan, pero aray napakahalaga. Ang ilan sa inyo ay magtatapos, mag-aaral at magtatrabaho. Tama? Maraming kabataan ay nagtatrabaho ng Sabado kahit sabi sila'y Adventista. Pag kayo'y nagtrabaho na ng Sabado para magkaroon na kayo ng pera at magkaroon kayo ng magandang bukas, ang tanong, papaano ka nagkaroon ng pera? Nagnakaw ka. Alin ang ninakaw mong una? Oras at
araw na hindi sa iyo. Kaya sa pagkakaroon mo ng pera, bagsak ka na, hindi ng tamang Kristiyano. Sabi ng isang kabataan sa akin, Kuya Lito, ako'y area coordinator ng Laguna that time. Umiiyak, sabi niya, Kuya Lito, masakit sa akin kalooban. Ano kung bakit? Matapos siyang mag-aral ng kanyang accounting at pinahintulutan ng Panginoong siya'y magkaroon ng lisensya at maging CPA, nag-apply sa isang magandang bangko. In-interview. At pagkatapos ng kalahating oras na interview, ang sabi nung head nung panel na nag-interview, you are now hired. Uy, ano na? Tinanggap na. Ay pagtayo, tumayo ngayon yung panel, ay tumayo ngayon yung head ng panel, ay nakatingin sa kapel. Ay ang sabi ay teka muna, upo uli. Ay di umupo uli yung panel. Pag upo ng panel, ang sabi ng head ng panel, huling isang mahalagang tanong. Ano kaya yung tanong? Sabi ng head ng panel, ang iyo palang religion ay Seventh-day Adventist. Huling tanong. Sa bangko, pinapadala namin minsan ang empleyado lalo't bago sa seminar. Kung kinakailangan kang papiliin ng Sabado, kung sisimba ka o ikaw ay mag-aate ng seminar alang-alang sa iyong trabaho, alin ang uunahin mo? Sabado mo o ang iyong trabaho? Kung kayo, anong sagot nyo? Mahirap ano? Head ka na, may trabaho ka na, pag sinabi mong uunahin mo ang trabaho, pasok. Pag sinabing Sabado, ano mangyayari? Uwi. Alam mo ang sabi ng kabataan? Hindi ko po kayang isuko ang Sabado at hindi ko kayang kumita ng pera sa paraang labag sa pamantayan ng Diyos. Ang sabi ng head ng panel, umuwi ka na! Magtayo ka ng iyong sariling bangko. Aray. Uwi, iyak. Kuya, hindi ko kaya. Masakit. Wala akong magawa. Wala akong magawa. AY leader ng area ng Laguna, kasama sa officer, wala akong magawa. Manalangin tayo. Yung lang nagawa ko. Kahit ako masama ang loob ko eh. Sabi ko, ipagtiwahan na lang natin sa Panginoon bagong pasaka pa lang naman. After ng ilang buwan, nag-apply uli yung kabataan. Sabi niya, Kuya Lito, natanggap ako sa mas magandang bangko na ngayon ay ayos na ang trabaho ko. At alam mo ang tanong sa kanya? Ang tanong sa kanya'y ganun din tanong. Pero ang sabi ng head ng panel, naniniwala kami na kung tapat ka sa iyong Diyos at sa iyong relihiyon, tapat ka rin sa iyong trabaho, tanggap ka na. Mga kabataan, ang tanong, pati sa pera, ang ibig sabihin niyan, pera, trabaho, at kabuhayan natin, papaano ka magkakaroon ng pera kung ikay graduate na ng EUP? At kung nag-aaral kayo sa labas, papaano yung Sabado mo? Mahirap yan. So ngayon, pangalawa, ano naman ang inyong ginagawa sa inyong pera? Eh kung wala kayong pera, wala kayong gagawin. Diba? Kaya nagkakaroon naman tayo ng pera. Ang sabi dito, don't steal, don't be lazy. Ay marami ngayong ganare. Ang kanyang pangalan ay si... Ang ganda kanyang pangalan si Lacey. Ang gandang pangalan yan. Meron ba kayong narinig na pangalan si Lacey? Parang wala. Ano? Ang gandang pakinggan. Si Lacey. Parang walang gusto magpangalan ng gano'n. Ay, generous. Meron kayang generous? Parang meron akong nakitang pangalan si generous. Meron akong kalala. Si generous. Generous pala yan. Yan. Pero at least, doon kinuha. Uy, nawala uli. Yan, nawala uli. Anyway, patuloy lang tayo sapagkat nawala. Okay, nag-titigil. So, ang sabi sa atin, papaano yan? At ang sabi, work hard for your money. In other words, ang ating mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, bilang anak ng Diyos, tayo'y mga tapat na mananampalataya. Tuloy tayo, alam tayo matapos. Ha? Ang sabi sa atin, He tells us, don't steal, don't be lazy, don't live off handouts, instead work hard for your own money. Ito raw ang problema. Some people are always looking for easy road to wealth. Uy, marami ngayong madaling pera. Bibigay ka halimbawa ng 300,000, bibigyan ka daw ng bios, at tatanggap ka ng 10,000 buwan-buwan, pagkalipas ng ilang buwan, wala na yung pera mo.
Nakarinig na ba kayo ng ganun? Ha? Yung mga hot cars na yun? Marami pa. Iba-iba na yun. Pero ang sabi sa atin, ha? Huwag tayong magmadali. Maganda itong illustration ito. Meron ditong isang illustration. Yan, lalabas na yung illustration dyan. Okay. Ang sabi sa atin, merong isang tao. Listen carefully. May isang tao na kanyang in-approach ang Diyos. Na-imagine ba niyo yun? Kunyari ito yung Diyos. Oy, sir. Yan. Kunyari. Okay. Ang sabi niya, di ba ikaw, sir, ay eternal? Di po ba? Sabi ng Diyos, abay, oo. Ay, ang tanong niya, ay kung kayo po ay walang hanggan, para po sa inyong kalagayang walang hanggan, ito yung tanong, ha? Gaano po ba ang 1,000,000 sa katulad mong walang hanggan? Ay, ang sabi ng Diyos, well, para sa akin, ang 1,000,000, ha? Ang sabi ay, well, 1,000,000 years is like a second in me. Ha? Yun ang ano, yung tanong niya eh. Sabagat ang sabi, kung kayo walang hanggan, ay yung 1,000,000 taon, gano'ng katagal sa inyo? Sabi niya ng Diyos, segundo lang yan. Uy, namangha yung tao. At ang sabi ngayon ng mama, nakaisip siya. Ano naman kaya ang $1,000,000 sa Diyos? Kaya ang sabi niya, kung kayo po walang hanggan, at ang 1,000,000 taon sa inyo ay 1 segundo lang, ay gaano naman po sa inyo ang $1,000,000? Ano kaya ang sagot ng Diyos sa tanong? Sabi, yan, okay? Sabi ng Diyos, ang $1,000,000 sa akin, yan lang ay 1 sentimos. Penny lang. Sabi ng mama, great! Yan, said amen! At ang tanong niya, God, could I borrow a penny? Sabi ng Diyos, all right, said the Heavenly Father, in a second, I'm going to give you. Did you get the point? Hindi natawa yung ilan. Ha? Di ba nakakatuwa ano? Ay kung bibigyan siya ng Panginoon ng $1,000,000 in a second, gano'ng katagal bago tanggapin? Ay, the million years. Nakuha din. Mga kabataan, mga kapatid, ang Panginoon ay marunong magbigay ng blessings. Minsan ay sagana, minsan ay sapat lang, minsan higit sa ating pangangailangan, di yata nga at ang inyong cellphone ay di hamak na maganda kaysa mga cellphone ko. Oh. Mga cellphone ko pala, cellphone ko. Yan. Oh. Ang cellphone ko, pagka kinuha magnanakaw, sasampiga sa akin to. So, hindi na yan uso ngayon. Yan. Pinakamatandang iPhone yan, kaya hindi na yan nanakawin ng kahit sino. Oh, hindi ako makabili ng cellphone. Ha? Anyway, wala mo isang maganda ang cellphone, wala. Kung kaya niyo bumili ng iPhone 10, oh, gaganda, lahat ng kabataan ay, lahat ay naka-iPhone 10. Wow! That is the AY of the district ng Puting Kahoy, ng Silang area. Lahat ay naka-iPhone 10. Ay, kaya lang, ay kung inyo namang dinaya ang inyong nanay, ay huwag sana naman yata yan. So ngayon, God wants us to be honest and work hard for the money we earn and work according to the principle of the one who did the work. Dahil yun ang mga taong nangabago kay Kristo. At ang sabi, but also, God wants us to be generous with it, including our tithes and our offering. I hope you understand and you get the point. Let's go to the next one. Okay. Next, ang sabi sa atin, kumusta ang ating bibig? Ay, mahirap yan. Ha? Ang sabi sa atin, every day, you and I speak thousand of words. Subukan yung bilangin ng inyong salita sa maghapon kung ilan. Yung salita ko palang inyong bilangin sa aking sermon kung ilan. Hindi nyo kanyang bilangin. Pero ang sabi sa atin, study shows that we speak an average of 16,000 words per day. Alin ba ang masalita? Babae o lalaki? Babae. Ay, mahirap maintindihan. Hindi ko alam ang sagot nyo. Sino ang sasabing babae ang masalita? Sino ang sasabing lalaki? Sino ang sasabing hindi ko alam? Depende. Kasi meron ding mga lalaking ano, saksakan ng baba. Di ba? Yan, ano? Tama yun eh. So ngayon, kung tayo nagsasalita ng average na 16,000 words per day, ang tanong, ang problema, some are carefully planned and selected, others are spoken impulsively. Kasi pag tayo medyo asar ng kaunti at pikon, madali tayong magsalita na minsan ay parang may anghang.
Hinggil dyan, ang sabi sa atin, minsan daw ang ating salita ay sinasabi ng tahimik. Ay, nabulong. Yung dyan rin na iyan, nagprogramay kainit-init, nabulong. Sabi ng isa, siya nga, huwag na tayong sumasusunod, nakakaiyamot ng leader na iyan. Pa-activity ka na, pa-activity, tayo siya naman ikay hindi nasali. Mayroon pang ganun. Nakakatulong o hindi? Ay, hindi. Nang influensya ka pa ng negative sa iba. Diba? Nag-ingat tayo. Kaya ang sabi, others are what? Spoken quietly, others are spoken with more. Hindi na ako sasama sa inyo sa susunod. O, iyari na. Ganyan pala kayo. Ay, Huwag na. Binago na tayo ng Panginoon eh. Some of our words are spoken with the desire. Uy, ang ganda nitong hubangalwa. Some words are spoken with the desire to help and to encourage. Alam mo, medyo kahit malamok, di ba ang saya naman? Saka tayo nag-bless, sama ulit tayo sa susunod. Kahit doon sa kapangit na lugar. Hindi pa rin dating na. Kapangit na lugar. Anyway, some with motivation to hurt. Ayun, malungkot. Belittle and retaliate. However, most of our words are spoken with little, if any, thought about how they will affect others. In other words, the very words that we are speaking from time to time can bring or can impact the lives of others. That's why we need to be careful. So ang payo sa atin ng verse 29 sa Ephesians 24, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Kaya mahalagang ating kontrolado. True or false? True or false? False daw. Bakit false? How many say true? Wala. How many say false? The answer is what? False. True and false. Yes, of course. Huh? Because sticks and stone can even break our bones. Pero hindi totoo that words, always think that words will what? Mas matinding makahurt at makadestroy minsan ang salita. Diba? Kaya tama ang payo sa atin ng Biblia, mag-ingat tayo bagamat minsan napakahirap, mga minamahal. So ang sabi sa atin, sticks and stone may break our bones, but words will break our hearts, sabi ni Robert Bolton. Kaya ang puso ang masisira at ang emosyon, at minsan yan ay napakahirap pagalingin. Pag pinalo ka ng nanay mo, kinurot ka din eh, at tuklat ang balat, kulit-kulit mo, ay dugo, yung kurutin din eh. Paglipas ng dalawang linggo wala na, ay ikaw ay sinakta ng salita. Nilikaan kang bubo ka, wala kang silbi. Oh, sakit, ano? Pagtanda mo na, ako daw ay bubo, ako daw walang silbi, kaya yung bata, nung lumaki, wala nga silbi. Bakit? Nasira ang emosyon. So ang sabi sa atin, and sometimes, ang sabi sa atin, they can have lasting effects in the lives of a person. Kaya, ang sabi sa atin, tandaan natin to, sa natitirang ilang mga slide, a careless word may kindle strife. A cruel word may wreck a life. A bitter word may hate steal. A cutting word may smite and kill. Sabi ng hindi ko alam kung sino. Pero totoo. Diba? Totoo ano? O, ang salitang binanggit ng hindi maingat ay nagpapaningas ng galitan at away. Ang salitang manupit ay nakawawasak ng buhay. Ang mapait na salita ay naggagawa at nagbibigay ng mapaningas ng galit. At ang salitang nakakaputo na nakakasakit ay ano? Yun na nga. So ngayon, kaya ang sabi sa atin, sabi ni James, compares our tongue to flames of fire and calls it a restless evil full of deadly poison. But remember, patay na tayo kay Kristo dahil sa kanyang biyaya. Ang banal na Espiritu'y gumagawa. Ganito tayo sa aking mga sinasabi. But the good news is, ang sabi ng ating tema, gising, magbago, mag-renew, at magpalakas sapagkat ang Panginoon ay handang gawa sa atin. Huwag po niyong kakalimutan ang salitang think. Think. Pag nagsasalita, think. Mayroon tandaan to eh. Ano yung think?
Pag sinabing think, is it true? Pag sinabing age, is it helpful? Pag sinabing I, is it inspiring? Pag sinabing N, it is necessary? And K, is it kind? Always think before we speak. Kaya ang sabi sa atin, kinakailangan natin yan before we speak. And the last, parang nahaba na ang aking oras. Kalibang, mabilis yata ang inyong relo dito. Mga kapatid, ang huli, our manners. Ha? Ano nga yung una? Morality. Ano yung pangalawa? Mood. Ano yung pangatlo? Anong pangapat? Mouth. Dumako tayo sa huli, our manners. Nakalagay yan dun sa Ephesians 4, yung mga talatang binanggit ko from verse 17 to 20 plus. And yung saka hanggang 20 plus. Ang sabi sa atin, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Jesus Christ, has forgiven you. In other words, mga minamahal na mga kapatid, sabi po sa atin ni San Pablo, ha? Remember, Paul started off the section of scripture saying that in Jesus, you are a new person. At yun po yung pinakampangunahing binabanggit ng Ephesians 4. And this new person is made to be like God. Hindi ko po alam, bago ako magtapos, hindi ko alam kung inyong narinig yung pangalan na si Fritz Chrysler. Narinig ba niyo yun? Sa mga musician, kilala niyo yan, di ba? Siya ay isang napakahusay na ano? Magbabayolin. May isang panahon, mga minamahal na mga kabataan, na si Chrysler ay papunta sa isang lugar sa Hamburg, Germany. At ang kanyang purpose ng pagpunta itong taong ito dun sa Hamburg, Germany, ay para siya ay magdaos ng one-day concert. Sapagkat magaling siyang violinist. Ngayon, isang oras bago yung kanyang sasakyang boat ay paalis, ay nagkataong itong mamang ito ay nagpagalaga dun sa isang store. At pagkatapos ay ang sabi niya dun sa tindera ng isang music store, gusto mo bang bilhin itong violin ito? Ay umalis yung may-ari ng store. At paglipas ng ilang sandali, may kasamang pulis. At ang sabi, ayan pong mamang yan, ninakaw po niya yung violin ni Mr. Chrysler. Ang ninakaw, ay di, dinakip na yung tuntang, dinakip! Dinakip at dinala sa presinto. Ay paalis na ang bangka. Nakaisip ng paraan tuntang ito. Sabi niya, hindi niyo ako pwedeng dakpin, hindi niyo ako pwedeng hulihin dahil ako si Mr. Prince Crystal. Bah, ay mahuhuli sa concert. Paalis na. Ay nakaisip ng paraan. Sabi ng pulis, niluloko mo, may nanakaw mo nga yung kanyang violin, hinahanapin niya raw, magkukonsert yun eh. Ang sabi ni Prince, ako, si, anong pangalan? Fritz Chrysler, at para patunayan ako, patutugtugin ko at tutugtugin ko ang aking violin. At lahat ay namangha at ang sabi ay, sorry po. At siya'y pinalis. Kung kayo ay Christian at ako ay Christian, anong patunay natin na tayo'y siyangat? Kaya bang makita sa ating ugali na tayo nga ay anak ng Panginoon? Mga minamahal na mga kapatid, mga kabataan, sa umagang ito, sa tanghaling ito, just as the police could identify Prince Chrysler by how he played, Christian ought to be identifiable by how they live because of your identity in Christ. Our morality, our moods, our money, our mouths, and our manners are all clues to our true identity in Christ. Nagpalain tayo mga minamahal na mga kabataan. Kagaya ng ating kwentong sinimulan kanina sa aking pagkatapos, Alexander the Great commanded an unruly soldier who shattered his name, change your behavior or change your name. I just wondered what Jesus might say to those of us who calls ourselves Christian. Is your behavior compatible with the name? Remember, namatay na tayo kay Kristo. At kung tayo namatay kay Kristo, ang buhay na natin ngayon ay buhay na ating ikinabuhay kay Kristo.
At kung ang Banal na Espiritu'y gumagawa sa ating mga buhay, I hope makikita ang bunga ng Banal na Espiritu. Kaya ang tanong, I'm going to repeat, is your behavior compatible with the name? Does the way you live help identify who you are in Christ? Itong aking panalangin sa tanghaling ito, sa pangalan ni Jesus. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin ang ating theme song. Diyos, salamat po sapagkat ang aming mga katangian ay mga babago sapagkat ang Banal na Espiritu ay iyong sinugop upang siyang patuloy na umalalay sa amin. Ikinagagalak din namin maunawaan na kahit ang mga sulat na elemat ay nagpapahiwatig, na kahit ang mga anghel ay handang magministeryo sa amin, alang-alang sa aming kaligtasan at sa alang-alang sa aming pagbabago, kaya ay kinagagalak po namin na hanggang ngayon ay gumagawa ka upang kaming lahat ay huwag mawaglit, manapay magmana ng iyong kaharian. Mangyari po, Panginoon, na baguhin kaming patuloy at makilala kami ng mga tao
na kami na kay Kristo. Sapagkat naniniwala kami na kung mahahayag ang aming Panginoon at makikilala kanila sa aming mga buhay, magiging lalong makabuluhan ang aming buhay sa lupang ito hanggang sa ika'y dumating. Sa pagkatapos ng aming pagsamba, hinihiling po namin ang espesyal na pagpapala ng Ama. Pasaganain pong patuloy ang iyong biyaya, Panginoon, sa amin. At sa iyong banal na Espiritu, puspusin mo kami. Baguhin mo ang aming pagkatao at likaan mo kami ng katangi at pag-uugaling katulad ng kay Kristo. Salamat po sa iyong pagdinig sa aming dalangin. Ipagkaloob po ang basbas sa bawat isa. Patuloy naming maranasan ang iyong pag-iingat sa mga titirang oras ng paglagi sa lugar na ito. At patuloy mo kaming turuan at palakasit palaguin sa pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoon.